Hi guys, good evening. Komentuhan natin yung bounty ni Pastor Kibuloy, no? Na sabi ni Secretary Abalos ay 10 million may nag-donate, no? Which is nasabi ni Attorney Torion ay bawal nga kasi violation ng Republic Act 6713. Yan guys. Nagkaroon ng violations, anti-graft, corrupt and practices, mga kababayan, no? Isang scandal na naman ito sa DILG, no? Mga mayroon nating viewers, subscriber ni Tropang OFW na tigas bye-bye. Mabuhay po kayo mga mahal nating mga viewers yan sa Luzon, Visayas at Mindanao. So, bilang abogado si Secretary Abalos, pwede siyang madisbar, no? O anumang kaparasahan under ng Republic Act 6713, no? Na dapat ang isang ahensya na isang gobyerno hindi sila tumatanggap ng anumang kulang sa research donation. Si Interior Secretary Benhur Abalos. Ayon yan kay KOJC Legal Counsel, Attorney Israelito Torion, kasunod ng pagtanggap ni Abalos ng donasyon mula sa mga pribadong individual bilang pabuya para sa ikadarakip ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Paliwanag ni Torion, ang ginawa ng kalihim ay labag sa Section 7, Paragraph D ng Republic Act 6713 kung saan ipinagbabawal sa mga government official ang humingi o tumanggap ng anumang regalo, bayad, premyo o benepisyo mula sa sinumang tao. Secretary Abalos, kung mabasa natin yung Section 7D ng Republic Act 6713, swak na swak talaga siya. Because whatever may be your intention, it may be motivated by good faith or whatever, you cannot accept private donations in order to make the life of another person miserable, even if it is supposedly for a legal purpose. Baka hindi lang po niya nabasa. Okay. Ngayon siguro baka kailangan niya basahin yun. Kuya ni Abalos laban kay Pastor Apollo dahil ang general rule aniya sa pagpatong ng reward money ay dapat most wanted ang isang individual. Batay sa memorandum circular ng DILG, ilan sa mga sukatan para masabing most wanted ang isang tao ay kung nakagawa ito ng karumaldumal at sensational na krimen, pabalik-balik ang paggawa niya ng krimen, at meron siyang crime organization o sindikato na banta sa seguridad at kapayapaan sa isang lugar. Malinaw aniya na hindi pasok si Pastor Apollo sa mga nasabing batayan. So any of the parameters that are mentioned under Memorandum Circular Number 22-028 are not present. Ergo, yung 10 million niya illegal under Republic Act 6713 Section 7 Paragraph D, and it has no basis under the law even in their own Memorandum Circular. Kaya naman po, mag-research-research siguro konti para medyo tama. Para naman sa dating tagapagsalita ng palasyo na si Attorney Harry Roque, hindi tama ang paggamit ng pribadong mga salapi para lang magbigay ng pabuya sa mga hinahanap. Dahil una sa lahat, aniya, obligasyon yan ng gobyerno. Ayon kay Roque, maikokonsiderang graft ang ginawa ni Abalos sa pagtanggap ng donasyon mula sa pribadong individual. So sa akin, sentindo ko muna eh. Maski wala yung sinasabing special law ni Attorney Torion, wala pong nagbibigay ng walang motibo. May motibo yan. Nagpapalakas sa gobyerno. Ay bakit mo papayagan? Eh alam mo namang hihingi ng paborian sa mga darating na araw. So sa akin, graft po yan. Yung pagtatanggap ng pribadong pera para sa pabuya dahil hindi po yan libre. Yan ay gagawin nila, napakalaking halaga, dahil gusto nila magkaroon ng utang na loob ang gobyerno sa pamamagitan ng tao na tatanggap ng donasyon. Kinwestiyon naman ni Attorney Adam Hambangan ang laki ng pabuya laban kay Pastor Apollo kumpara sa mga individual na mas mabigat pa ang mga kaso. Aniya,
hindi naaayon ang nasabing halaga ng pabuya kumpara sa kasong ipinupukol sa butihing pastor na hindi pa nga napapatunayan. How would you differentiate the case of Pastor Kibuloy na ganun kalaki yung binibigay na halaga, na bounty, na meron pang mas maraming accused na nandyan na mas mabigat pa ang cases at hindi ganun kalaki yung bounty, ang iba pa nga walang bounty. There is a clear... Para sa Executive Secretary ng KOJC na si Eleonore Cardona, ang dapat lagyan ng patong sa ulo ay ang mga kriminal tulad ng mga magnanakaw sa gobyerno, smuggler at drug lords. Yung mananagot dapat ang hulihin ninyo, habulin ninyo, lagyan ninyo ng patong sa ulo, yun ang dapat. No, yung mga magnanakaw dito sa gobyerno, yung mga smuggler, yung mga drug addict, yung mga drug lords, yun yung mga makasalanan. Hindi ang Kingdom of Jesus Christ, nagkakamali kayo. Wala dito yung sinasabi ninyo. Binabalik ko sa iyo. No, Secretary Abalos, yung batas ay batas, tama. Dapat ikaw ang unang sumunod dyan. Binigyang diin naman ng KOJC Legal Counsel dahil ito ay isang public concern, dapat na pangalanan ni Abalos ang mga kaibigang nagbigay ng donasyon para sa pabuya laban kay Pastor Apollo. Bagay na sinangayunan din ni Roque. We are challenging and demanding Secretary Abalos to name these people behind the initiative. Kumbaga, reveal the donor because this is practically donation. So kung ganun, you have to reveal it because this is a matter of public concern and we have the right to know. Meron na tayong karapatan sa impormasyon na nakaka-apekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang DILG, naku, napaka-sensitibong posisyon yan dahil nandyan, nasa ilalim ng DILG ang ating kapulisan. So sino ba itong tao na nagpapalakas sa DILG na magdo-donate ng 10 million? So dapat man lang, lumantag ka kung sino ka at tingnan natin kung anong interest mo para ikaw ay magpalakas sa gobyerno, lalo na sa DILG. Ang mga government official na lalabag sa Republic Act 6713 ay maaaring masuspinde o matanggal sa serbisyo. Bukod sa administrative sanction, ang sinumang lalabag sa nasabing batas ay maaari ring makulong ng hindi bababa sa 1 taon, ngunit hindi higit sa 5 taon o pagmumultahin ng hindi bababa sa 5,000 pesos, ngunit hindi higit sa 100,000 pesos. Maaari rin siyang masentensyahan ng perpetual disqualification from public office at hindi na makakabalik sa anumang pampublikong posisyon. Batay din sa batas, ang mga nagbigay ng donasyon sa mga government official ay may kaparehong parusa. Kaya para sa dating National Intelligence Officer ng CPP, NPA, NDF na si Jeffrey K. Eric Celis, dapat nang mag-resign si Abalos dahil malinaw na nilabag niya ang nasabing batas. No need na kasuhan ka when the evidence are already very clear, mag-impake ka na. Huwag mo nang antayin sipain ka ni Marcos Jr. sa pagiging Secretary of DILG. Very clear yung batas. Abogado ka, mahiya ka kasi pwede kang madisbar dito. Ito ay gross ignorance of the law at hindi ka dapat binigyan ng lisensya bilang abogado kung hindi mo alam ito. So mag-impake kayo. Kung tatanungin ang tungkol sa timing ng pag-anunsyo ni Abalos sa reward money laban kay Pastor Apollo, ito naman ang kanilang naging komento. May time July 22. Oh, so na. Kasi mahirap, ako I'm speaking as a student of political science, mahirap kang magulat sa bayan kung wala kang iulat. So paano ka magpapapogi? Kasi ang politika kasi pagpapapogi yan eh. Public impression yan eh. Paano ka magpapapogi kung wala kang tropeyo na ipapakita? And for them, ang nakikita nilang tropeyo, si Kibuloy, si Pastor. I cannot help but feel that siguro ginagawa ito para meron tayong sine na makikita araw-araw. Kasi may SMNI si Pastor eh. Sigurado, aangal tayo eh. So, madraw yung attention dito at makalimutan na yung tumataas yung ating utang at yung ating korupsyon na grabe na masyado. So, hindi na mapag-uusapan. Yun lang pong observation ko. Displacement theory. Para po lituhin ang taong bayan at i-confuse ang kalagayan ng mamamayan at hindi mapukusan ang pananagutan sa malubhang pagkawala ng kakayahang mamuno ng Marcos Jr. government.